Tama. Wala namang mali siya yun. Sunod na lang tayo, manguha ulit. Balik na tayo dun. Parang gusto kong manood kung paano sila magtanim. Pag-iba ko naman ang usapan. Para kasing bigla akong nailang. Ganun ba? Sige, ayos lang. Ano? May masakit ba sa'yo? Parang bigla ka atang natahimik. Pagtataka namang tanong sa akin ni Jonathan. Oo naman. Ayos lang ako. May naisip lang ako. Kunwaring nag-smile naman ako para di niya ako mahalata. Ano naman yung iniisip mo? Yung kanina pa rin ba? Yung nangyari sa atin? Huwag mo na isipin yun. Sensya ka na. Hindi ko naman talaga yun sinasadya. Magpapaumanhin ulit sa akin ni Jonathan. Wala yun. Bakit ko naman iisipin yun? Wala yun. Ano ka ba? Walang mali siya yun. Sagot ko naman habang naglalakad kami pabalik sa palayan. Sige, sabi mo eh. Alam mo, masaya ako dahil dumating ka sa buhay ko. Sa buhay namin. Di ko talaga maalala na naglalaro na pala tayo noong bata pa tayo. Kaya pala ang gaan ang loob ko sa'yo. Alam mo yun? Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam kong mabait ka. Tapos hanga pa ako sa'yo dahil sa kabila ng pagiging mayaman nyo, di ka maarte at nakikisalamuha ka sa amin. Ang pag-amin naman ni Jonathan habang naglalakad pa rin kami. Parehas pala tayo. Di ko alam na magugustuhan ko rin na tumira dito. Dahil kahapon nung sinabi ni Lolo na papatapon niya ako dito at sikusuhin ko tong negosyo na to, nalungkot ako. Dahil unang-una, wala akong alam dito. Tapos pangalawa, hindi ako sanay sa hirap. Ito kasi ang pinakamahirap sa lugar na pagmamay-ari namin. Kaya nalungkot talaga ako. Kala ko nga, di ako mahal ni Lolo. Pero ngayon, narealize ko na kung bakit niya ako nilagay dito. Siguro gusto niyang matutunan ko kung paano mamuhay ng simple lang. Tama. Tama ngayong sinabi niya na dapat matutunan ko na rin kung paano mamalakad sa mga negosyo namin. Dahil hindi ako pabata. Tumatanda ako. Kaya laking pasalamat ko dahil kahit papaano, kilala ko yung mga magulang mo. Hindi na ako masyadong nahihirapan mag-adjust. Tapos, bukod pa dun, dahil may ikaw, hindi ako nahihirapan na pakisamahan ka. Tapos, ang gaan din ang loob ko sa'yo. Salamat pala dun ah. Huminto nga ako sa paglalakad at hinarap siya tapos nagpasalamat ako. Natatawa lang siya at parang biglang nahiya sa akin. Wala yun. Ako nga dapat magpasalamat dahil sobrang bait mo. Di ako nahirapan pakisamahan ka.
Biruin mo nga na kaya mong matulog sa bahay namin sa kabila ng walang kuryente, walang aircon. Di ko nga alam paano ka nakatulog kagabi. Siguro nahirapan ka, kaya medyo tinanghali ka ng gising. At napuyat ka ba? Nakangisi niya pang tanong sa akin. Medyo. Hindi ako sanay na matulog nang walang music. Tapos naiilang ako dun sa mga insekto na maingay sa gabi. Parang ang creepy pakinggan. Pero ayos lang, kasama naman kita. Kaya naging panatag ako. Kinikilig ko namang sabi, pero syempre, di ako nagpahalata. Ganun ba? Isa pa yan sa nakabiliban ko sa'yo. Natulog ka na kasama ako, tapos pinatabi mo pa ako sa higaan. Diba pag mayayaman, gusto nila solo nila yung higaan. Tapos hindi sila nakakatulog ng walang kutsyon. Pero ikaw, nagawa mo yun lahat. Kaya ngayon, nag-iba na yung pananaw ko sa mayayaman. Hindi pala lahat ganun. Actually, sanay talaga akong mag-isa matulog. First time ko nga yung kagabi eh. Oo, medyo sumakit nga yung likod ko. Nanibago ata ako sa hinigaan ko. Natatawa ko namang sagot din sa kanya. Ganun ba? Kaya ba sa dibdib ko ikaw nakatulog kagabi? Dahil akala mo kutsyon yun? Eh, matigas din naman yung dibdib ko. Nahiya namang tanong sa akin ni Jonathan. At pinagpatuloy nga namin yung paglalakad. Pasensya ka na. Di ko ata yun sinasadya. Siguro dahil sa kahimbingan ng tulog ko. Pagpapalusot ko naman. Kahit yung totoo, sinadya ko naman talaga na doon matulog. Sus, wala yun. Ayos lang naman na gawin mo yun kung saan ka komportable. Ayos lang naman sa akin yun. Sabihin mo lang sa akin. Payag pa rin ako kung gusto mo. Mukhang namumula si Jonathan. Siguro nahiya siya sa pag-aamin niya. O sadyang nahiya siya sa akin. So ibig mong sabihin, okay lang sa'yo ang lahat? Di ka ba naiilang? Alam mo na, lalaki ka tapos lalaki ako. Wika ko pa. Di ko nga alam eh. Pero pagdating sa'yo, ewan ko ba, komportable ako. Hindi naman ako naiilang. Oo, first time ko sa mga ganitong bagay. Pero parang masaya naman ako. Okay lang naman sa akin. Huwag na nga natin isipin yun. As long as happy tayo, okay lang naman siguro, diba? Wala namang atang mali siya yun, diba? Nahihiya niya namang tanong sa akin. Sana nga lahat walang mali siya. Ako kasi
Parang may mali siya sa akin. Di ko nga alam kung bakit ko to nararamdaman. Basta, ang alam ko, masaya ako. Bulong ko naman sa isipan ko. Pwede pala magtanong? Bakit pala pinadala ka ng lolo mo dito bukod sa inutusan kanyang hawakan tong negosyo na to? Curious namang tanong sa akin ni Jonathan. Mga kaadan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga kwento. Honestly, dahil hanggang ngayon, di pa rin ako nakahanap ng mapapangasawa ko. Di naman niya na ako pinipilit, pero ang gusto niya naman ha, na hawakan ko na yung mga negosyo namin at pag-aralan ko ito. Pagpapaliwanag ko naman. Ganun ba? Bakit nga ba di ka pa nag-asawa? Sabihin na nating di ko pa natagpuan yung nagpapatibok ng puso ko. Ayoko naman na mag-asawa ng di ko mahal. Pero sa tingin ko, malapit na. Feeling ko na nasa tabi-tabi lang siya. Ang masaya ko namang sagot. Ako din, gusto ko yung taong mahal ko talaga yung nakakasama ko sa buhay. Kahit sino pa siya. Basta mahal ako at mahal niya rin ako. Gagawin ko ang lahat, mapasakin lang siya. Ang masaya din namang sagot ni Jonathan. Mukhang meron ka nang natitipuhan ah. Makilala mo naman sa akin yan. Baka naman, taga saan ba yan? Oo naman, ikaw unang makakaalam. Pero di pa naman ako sigurado sa nararamdaman ko sa kanya. Nasa tabi-tabi lang din. Natatawa niya namang sagot. Nang malapit na kami sa taniman ng palay, may nakasalubong kaming dalawang lalaki at huminto si Jonathan at kinausap ito. Oh, Mang Ben, nag-spray ba kayo ng mga tanim niyong gulay? Pag-uumpisa namang tanong ni Jonathan sa lalaking halos kaedaran lang ni Mang Kador. Oo. Katapos lang namin. Siya nga pala. Sino tong kasama mo? Kagwapong bata naman to. Tanong naman ni Mang Ben na nakatingin sa akin. Kabata naman to. Hindi ba halata sa tsura ko na 27 na ako? Ako nga pala si Gabriel po. Lolo ko po si Lolo Dolfo. Pagpapakilala ko naman. Tapos halatang nagulat siya. Oh, iho, ikaw pala to? Napakagwapong bata mo na. Huling punta mo dito, maliit ka pa nun. Kaya pala, namumukhaan kita. Siya nga pala, bakit naisipan mong pumunta dito? Buti naman ata napadalaw ka. Ang masaya namang pakikipag-usap sa akin ni Mang Ben. Opo, pag-utusan po ako ng lolo ko na pamalaan tong palayan namin. Kasi humihina na po yung ani. Sagot ko din naman. Mabuti naman kung ganun, iho. Matanda na rin kasi si Don Dolfo. Kaya
Hindi niya na ito naasikaso. Siya nga pala. Ito yung panganay kong anak, si Brian. Pagpapakilala naman ni Mang Ben sa anak niya. Hello po, sir. Magandang umaga po. Kababata ko din pala si Jonathan, sir. Nahiya naman pagbati sa akin ni Brian. Gwapo din si Brian. Moreno at patangkad din. Maganda rin yung pangangatawan nito. Gab na lang itawag mo sa akin. Di naman tayo nagkakalayo sa edad. Siya nga pala. Nice to meet you. Tapos inabot ko yung kamay niya para makipagkamay. Pero napipilitan pa siyang abutin yung kamay ko. Siguro nahiya siya, baka madumihan yung kamay ko. Medyo malagkit kung tumitig sa akin si Brian. Tapos ang tagal niya pang bitawan yung kamay ko. Siguro na starstruck siya sa akin. O di ko alam kung ano yung tumatakbo sa isipan niya. Brian, bitawan mo na yung kamay ni Gab. Pag-awat naman ni Jonathan kay Brian. Napansin niya sigurong di na binibitawan ni Brian yung kamay ko. Sorry. Pasensya ka na, Gab. Mukhang napahiya naman si Brian. Pasensya ka na, iho. Natutulala lang siguro yung anak ko sa kagwapuhan mo. Napakagwapo mo naman kasing bata. Kahit siguro lalaki may in love sa'yo. Pagbibiro naman ni Mang Ben. Kaya natawa na rin ako. Napansin kong panay pa rin yung sulyap sa akin ni Brian. Di ko alam kung may gusto siyang sabihin o ano. Basta, feeling ko type niya ako. Bakla ba si Brian? Pero base sa itsura niya at kinikilos niya, wala namang bahid na kabaklaan ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga kwento.